أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ho yung ating programa na pag-aaral ng akida na tinawag nating Aqidatul Muslim, akida ng isang Muslim, pag-aaral na kung saan ay namimili tayo sa mga mahalagang punto sa mga topic, mga talakayan sa akida, sapagkat napakahalaga sa isang Muslim na mapag-aralan niya, maunawaan niya ang mga mahalagang basic sa akida. Kabilang sa ating mga natalakay sa mga nakarang araw ay tinapos natin yung al-usul at thalatha. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ay ating bibigyang discussion, ipapaliwanag natin ang ating paksa, na ating paksa ngayon ay ang an-nifaq. Sa pag-aaral nito ay marami tayong unwan. Una sa lahat, ang pag-aaralan natin ay ano ang ta'arif, definition nito mula sa lughah at sa syara'. Pangalawa, anwa'un nifaq, ano ang mga uri ng nifaq. At pangatlo ay iisa-isahin natin yung mga uri nito, yung an-nifaq al-i'tiqadi at yung mga definition nito, yung hatol nito at yung mga uri nito. Magbibigay rin tayo ng mga halimbawa nito. At din isusunod din natin dyan yung pangalawa, yung an-nifaq al-amali, yung kanyang ta'rif, definition, yung kanyang hatol, yung hukum nito at yung mga halimbawa nito. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng an-nifaq? Una sa lahat, bakit ito mahalaga? Mahalaga ito sapagkat bilang isang Muslim, kailangan nating pag-aralin yung mga opposite side ng iman. Tulad ng al-kufr, na pag-aralan natin yun, yung ashirk, at ang ngayon naman ay ang tinatawag na an-nifaq. Sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang nagpapawalang bisa sa pagiging Muslim ng isang tao, at nakakakulang sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakakapag nagiging dahilan kaya't nakukulangan yung kanyang tauhid kaysahan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ibig sabihin ng an-nifaq? Sa lugha, ito ay ikhfa'u shay wa igmadu, yung pagtago sa isang bagay na hindi mo ito ipinakikita. Yun ho yung ibig sabihin ng nifaq. Literally, mayroon kang nililihim, ang paglilihim sa isang bagay. So, syara, ito ay tinatawag na izharul Islam wa ikhfaul kufri wa shirk. Ibig sabihin, ipinahahayag ng isang tao ang kaniyang pananampalataya sa Islam, subalit itinatago niya ang kawalan ng pananampalataya, yung al-kufr at yung ashirk, kaniyang pagtatamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, naway iligtas tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa
sakit na ito. Dahil sila ng mga munafikin, sila ay sa bawat henerasyon, nandyan sila. Nandoon sila sa panahon ng Rasulullah alayhi wasallam, sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga tabi'in, hanggang sa century ito ay mayroon at mayroon mga tao na itinatago nila sa kanilang kalulooban ang kawalan ng pananampalataya. Ipinakikita nila sa mga kamusliman na sila ay naniniwala, sila ay kaisa sa kanila, sila ay mga kapatid nila. Subalit sa kanila, sa deep inside pala ng kanilang mga puso ay sila ay hindi mananampalataya. So, ito ay napakadelikado sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbabala sa mga ito. At kaning sinabi sa Surah An-Nisa verse 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, sila na mga munafiqin, mapagkunwari, sila ay itatapon, ihahampas doon sa pinakailalim ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon sa pinakailalim, sila, makikita sila, magkikita-kita sila doon sa pinakailalim mismo ng impyerno. Walang tajuda lahong nasira, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman wala kang mahanap na tutulong sa kanila. Wala kang makikita ng pagbibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tutulong sa kanila. So, yan ho yung warning ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito. Naway iligtas nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yan ay napakadelikadong uri ng sakit sa pananampalatayang Islam. So, yan ho yung definition ng an-nifaq. Ano-ano ang mga uri ng nifaq? Ito ay binubuo o ito ay dalawang uri. Okay? So, ito ay una, nifaqun akbar i'tiqadi. Pangalawa, nifaqun asgar amali. O sa madaling salita, nifaqun akbar. Ibig sabihin, ito yung pagkukunwari na napakalaki. Malaking pagkukunwari. Paano mo sila mapapaghiwalay doon sa nifaqun asgar, yung maliit na pagkukunwari? Malalaman mo ito, yung nifaqun akbar, ito ay connected siya sa paniniwala. Ito ay may kaugnayan sa kanyang paniniwala, akida, ang kanyang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yung pangalawa ay connected naman sa kanyang mga gawa. So, mamaya insha'Allah subhanahu wa ta'ala, iisa-isahin natin insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nifakun akbar ay ang definition nito ayon sa mga scholar, sila ay nagbigay ng mga definition nito kabilang sa kanila. Meron sa kanila ay nagsasabi ang definition nito ay huwa nifakul akbar alladhi yudhiru sahibahu al-islam wa yubtinu al-kufr. Ito daw yung malaking pagkukunwari na siyang ipinakikita ng isang taong meron ito ang Islam. Subalit itinatago niya ang kanyang kawalan ng pananampalataya. Sa madaling salita, makikita mo siya ay nagshahada. Siya ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakikita niya malakas ang kanyang iman. Okay? Sumasama siya sa mga kamusliman. Walang kaibahan sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga kamusliman. Ganun na ganun din ang kanyang pagpapakitang tao sa kanila. Subalit sa kanyang puso, ang Allah lamang ang nakakaalam na siya pala ay hindi tumatalima, siya pala ay hindi sumusunod, sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang hukom nito? Ang mga ulama ay nagkaisa na ang hukom nito ay na ang sinuman ang meron nito, yung nifaq al-akbar al-i'tiqadi, malaking akbar, malaking nifaq na naiugnay sa kanyang paniniwala, ito daw ay
ikakalabas sa Islam. Ibig sabihin, hindi siya nakapasok sa Islam. Kung ganito siya. At kung nakapasok siya sa Islam at nagkaroon siya ng ganitong sakit, nakalabas siya sa Islam. At ang taong meron ito ay ihahampas doon sa pinakailalim ng impyerno, tulad ng nabanggit sa aya kanina. Ang mga ito, ang paniniwalang ito, yung Nifaqul Akbar al-Atiqadi, ay mayroong mga palatandaan. Mayroong mga tanda na ang isang tao ay ganito ang kanyang sakit. Doon siya sa pinakamalubhang sakit, pinakaunang sakit na Nifaqul Akbar al-Atiqadi. Paano mo malalaman? Number one, takdimu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kanyang sarili, pinasisinungalingan niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya ito pinaniniwalaan. Pinakikita lamang niya sa mga tao na siya ay nagmamahal sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay sumusunod sa kanyang mga sunna, pero kung makikita mo lamang ang pinakailalim ng kanyang puso, malalaman mo pala suddenly na siya pala ay hindi naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya pala ay hindi naniniwala sa propeta ng Allah. Siya pala ay kinamumuhian niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Number two, takthibu ba'du maja bihin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinagsisinungalingan niya ito. Pangatlo, bugdo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kinasusuklaman niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangapat, bugdo ba'du maja bihin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kinasusuklaman niya yung bagay na ipinarating sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tulad ng Sharia. Makikita mo hindi siya sang-ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nakikita mong siya ay natutuwa kapag hindi nananalo ang mga Muslim laban sa mga kufar. At ang pangalawang uri nito ay an-nifaq al-amali. Ito yung maliit na nifaq na naiugnay naman sa kaniyang gawa. Ano ang definition nito? Wa huwa amalu shay'in min a'malil munafiqin ma baqa li iman fil qalb. Ibig sabihin daw ito yung pagsasagawa ng mga amal ng kabilang sa mga amal ng mga munafiqin, subalit mayroon siyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang puso. Ang kaibahan nito sa una, ang kanilang hukom. Yung una, ito ay hindi nakapasok sa Islam at ito ay kakapasok sa impyerno na sa pinakailalim ng impyerno. At ang pangalawa naman ay hindi ito ikakalabas sa Islam, subalit malaking kasalanan ang kaniyang nagagawa. At kung siya ay mananatili doon, maaaring ito ay patungo doon sa kawalan ng pananampalataya. Ano ang mga halimbawa nito? Meron maraming mga halimbawa kabilang rito magbanggit tayo ay ida katulad ng nabanggit sa hadith, ida haddatha kadhib. Kung ito ay nagkukuwento, hindi raw ito totoo. So mahilig siya sa kasinungalingan. Sa pag-umasa kanyang mga kwento raw ay malalaman mong hindi ito totoo. Wa idha wa'ada akhlaf, kapag ito ay nangako, hindi niya ito tinutupad. Wa idha tumina khan, kung ito ay binigyan siya ng mga amana, ay hindi niya ito naitutupad. At wa idha khasama fajr, kapag ito ay merong kaaway, makikita mo siya lumalagpas doon sa kanyang dapat na gawin. So nagmamalabi siya sa kanyang kaaway. Wa ila sa kanyang hindi naman kaaway na yung kalaban. Ibig sabihin yung kanyang kung meron silang uuri ng pagtatalo, ika nga. Wa ila ahada ghadar, kapag ito ay nagipagsundo, ito ay hindi tumutupad sa kasunduan. Kabilang din dito sa mga uri o mga gawaing ito ay yung at-takasula anis salama al-jamaa. Yung makikita mong taong ito ay siya ay merong pakiramdam na kaslan. Siya ay tamad sa pagsasala kasama ang mga Muslim sa masjid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kapag sila raw ay nagsasala, nagtatayo ng kanilang dasal, makikita mo sila ay tamad, nararamdaman nila sa kanilang ng pagsasala. At ang pinakakaulilian ay makikita mo sila ay nagpapakita ang tao sa kanilang mga
magawa. Yuraunan nas, kaugalian nila, sila raw ay magpapakita ng tao. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway naunawaan ho natin ang ating mga natalakay na pag-aaral sa Aqidah Sirres. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.